Okay, topic natin. O, linya ko to. Expertise natin, di ba? Hair loss. Sa lalaki o sa babae, pag nakakalbo, numinipis yung buhok, tumatanda, tawag po dyan alopecia. Meron tayong magandang tip ngayon. Bibigyan ko kayo ng mga home remedies para sa hair loss. Iche-check natin yung evidence kung meron bang scientific evidence ito o wala. Di ba? Tapos makikita rin natin meron din mga gamutan. Everyday po kasi nauhulog ang buhok natin 100 to 150 strands in a day. So pag mas marami nauhulog kaysa tumutubo, eh hair loss na 'yon. Ang una dito po na hair loss, androgenic alopecia ang tawag. Ibig sabihin namamana natin sa magulang. Okay? Pag lalaki dito tumataas, sa babae more dito numinipis. Meron ding hair loss na alopecia areata, autoimmune disease. Kailangan malaman natin ano hair loss nyo eh. Pag autoimmune, para siyang lupus, rheumatoid arthritis, iba gamutan dito. Ang hair loss niya talaga matindi, pati pilik mata na tatanggal yung buhok. Merong hair loss dahil sa hormonal changes, nagbuntis, menopause. Meron ding hair loss na dahil sobrang stress, na stress. Meron ding hair loss dahil sa chemotherapy, 'di ba? Alam natin 'yan. Meron din dahil sa dandruff. Pero ngayon, yung gusto ninyo, ano ba yung mga proven na home remedies? O tingnan natin ano evidence, sinearch ko maigi. Number one, coconut oil. Meron tayo nito, coconut oil. Tiningnan ko yung pag-aaral. May pag-aaral yung coconut oil. Okay? Pero ang pag-aaral sa coconut oil, mainly, napapakapal niya yung buhok. Okay, mas kumakapal, tapos dito nga sa isang pag-aaral, maganda sa scalp microbiome. Ibig sabihin, nagiging mas healthy yung scalp pag ginagamitan ng coconut oil. Kasi parang may protein siya eh. Ito, may protein ng coconut oil. Kaya marami may gusto nito. Yan po. So, wala namang masama kung gusto niya gamitin coconut oil. Hindi ganun karami ang studies, pero pwede na. Nakakakapal. Pero yung parang palagay natin yung ganitong part to, dito sa lalaki tumataas, di ba? Kung ito lalagyan mo ng coconut oil, kung may tutubo ba, ay hindi po ganoon. Yung buhok nyo na ang mapapaganda niya. So, good for scalp health, meron siyang lauric acid. Okay, pwede i-try. Ito po, libre lang, maganda oh. Massage, scalp massage, may pag-aaral to. 2019 study, maraming pasyente, pinamassage lang nila yung ulo nila ng 5 minutes a day. Ganito lang po. Finger pads. Huwag yung kuko, ha? Finger pads. Ganito lang, oh. Circular motion. Iniikot-ikot lang, oh. 5 minutes. Mas kumapal yung buhok kasi na-stimulate yung scalp, hair growth, gaganda blood flow, nare-relax, di ba? Tanggal pa stress mo, baka yun ang dahilan. Kaya lang kailangan gawin mo ng matagal, 6 na buwan. So, tuloy-tuloy lang everyday, walang masama sa pagmamassage sa ulo. Huwag lang masyadong malakas para hindi rin malagas yung buhok, baka mahila mo. Scalp massage. Onion juice, sibuyas. Actually, may nakita kaming guardian namin dati. Dati, kalbo siya eh. Nakita namin isang araw, nagulat ako, may buhok na siya. Sabi ko, ano ginawa mo? Nilagyan lang daw niya na sibuyas. Sabi ko, sibuyas? Parang hindi naman tunay ah. So, ni-research ko. O, ano ba meron sa sibuyas? Chinek ko maigi yung pag-aaral. May pag-aaral talaga. Oo. Pero hindi siya malaking pag-aaral. 2014, nilagyan ng onion juice ang scalp. Mas kumapal yung buhok. 93% mas kumapal. Doon sa tubig lang nilagay, hindi kumapal. Pero ito, maliit lang na pag-aaral. So, dahil daw may sulfur yung onion, kaya nakakatulong. Okay, ito nga yung pag-aaral. Ganito lang po, onion siya, ino-osterizer, kinukuha yung juice, nilalagay twice a day, tapos sinuhugasan afterwards. Wala naman masama. Libre lang. Ah, mahal pala sibuyas ngayon. Kaya lang, medyo mangangamoy lang. Diba? Kailangan maligo ka. Ito po, benefits of onion juice. Yan o. Pwede sa dandruff siguro, nakakakapal ng buhok, nagno-nourish, wala namang masama.
So, ang point ko, may konting pag-aaral. Walang masama itry. At least meron siyang konting study. Fish oil supplement. May pag-aaral din, no? Effect of nutritional supplement on hair loss. Chinek ko. Ang maganda kasi sa fish oil supplement, may benefit siya talaga doon sa buhok kasi antioxidant siya, eh, di ba? Fish oil. Tsaka isda, eh. Ang fish oil supplement, kung hindi man kumapalang buhok mo, good for the heart. Proven yan. Fish oil, maganda sa puso, maganda sa mataas ang kolesterol. Kung meron kayong abnormal heart rhythm, arrhythmia, nagloloko yung tibok, fish oil supplement, may tulong. Pero medyo high dose fish oil yung minibigay nila. So ito proven. Paano isda siya? Or kung gusto nyo, kumain na lang kayo ng maraming isda. Diba? Bangus, tilapia, salmon, diba? Tuna. Pero fish oil mismo, maraming benefit. Memory, healthy skin, hair growth. Oh, ayan po. So, maganda siya. Antioxidant siya. Ito po, kain tayo naman. Ito naman yung mga pagkain may tulong sa puso, may tulong din sa buhok. May zinc, may biotin. Mamaya explain ko. Vitamin B, vitamin B6, omega-3. Basically, fish, tapos mga mani, tapos yung mga healthy na gulay, spinach, strawberry, yan po, yogurt, probiotics, baka makatulong din, oatmeal, so more chicken and fish, at ito yung mga kakainin. Okay? Punta naman tayo sa gamot, okay? Binigay ko na sa inyo home remedy, ha? Sa gamot naman, ito talaga proven, okay? Hindi ko po binibigay yung brand name. Bahala kayo. Mamaya, gamitin na naman itong video namin ng mga fake ads, eh. Opo. Ito po, generic. Ito ang binibigay ng dermatologist. Pumunta kayo sa lisensyadong doktor na derma. Ito bibigay niya sa'yo. Minoxidil. Generic name. Pag pumunta kami kay Doktora Katigo, lagi akong binibigyan ng minoxidil. So, nilalagay sa buhok. Kaya lang medyo matagal din ang process, eh. Sinubukan ko dati pero matagal. At kakapal lang dapat yung mga parts na may buhok ka na. Pero yung parts na wala kang buhok, dun mo ilalagay, medyo hindi siguro tutubo dun. Parang dito, ito, female hair baldness. Oh. Mas ano siya dito, manipis dito. Oh. Kita na yung anit to. Oh. So after 4 months, 6 months, yan, mas kumapal siya. Tsatsagaan. So, maraming brand name yan sa mga drugstore, nasa sa inyo na po. Pero ang generic is minoxidil. May side effect? Actually, walang side effect. Okay lang siya. Ito po ang bibigay rin ng derma ninyo. Ito, gamot. Ito talaga proven. Pampakapal ng buhok. Ito, iniinom ni Donald Trump. Oo, nakita ko sa... Nung tumakbo siyang presidente, pinakita yung health records niya, eh. Diba, maganda buhok ni Donald Trump. So, nagtitake siya ng finasteride. So, ito, magkapatid tong gamot, eh. Finasteride or dutasteride, binablock niya yung testosterone. Kung babae may estrogen, lalaki may testosterone. Pag malakas ang testosterone ng lalaki, di ba? Yung mga machong-macho, malakas ang testosterone, mas nakakalbo. Actually, tunay pala yun. So, pag mas nakakalbo, mas malakas ang testosterone. Ganito kasi nangyayari, yan po. Oh. Pag dumami ang testosterone, Doc Lisa, focus natin. Pag dumami ang testosterone sa katawan, ayan, oh, nakoconvert siya sa DHT. Itong DHT ang nagbabind dito sa hair follicles na nagpapakalbo sa atin, nagpapalagas ng buhok. Ayan, oh. Marami kang testosterone, panipis ng panipis. Ngayon, itong gamot na to, dalawang klase to, finasteride or dutasteride, generic na naman ito, siya nagbablock ng action nitong DHT. Pag nablock niya to, kakapal yung buhok mo. Okay? Itong DHT na to, yan po ah, yan, kakakapal ng buhok. Pakita natin. Kaya lang, ang problema dito may side effect. Diba? Siyempre, pag na-block mo na yung testosterone ng tao, may 2 to 4% pwede maging impotent, mahina sa sex, at hindi makatapos sa sex. Yun ang possible, pero 2 to 4% lang naman. So, ang finasteride, dutasteride, kilala to ng mga lalaking 50 years old and above, binibigay rin ito for prostate enlargement.
So yung mga lalaking hirap umihi, nakita sa ultrasound, malaki yung prostate, ito bibigay sa inyo ng urologist ninyo. Diba? Bukod dito, may dagdag benepisyo ka pa. Yung side effect niya na kumakapal yung buhok, yun naman ang gusto ng iba. Kaya kung 50 and above kayong lalaki, malaki prostate, hirap umihi, nakakalbo pa, ay bagay na bagay to, 2-in-1. Ayan po oh. Mas mabisa dito ayon sa isang comparison study ang dutasteride kumpara sa finasteride. Pero pareho naman silang okay naman. Okay? Ang side effect lang ay yung impotence. And problema ko lang dito presyo. Medyo mahal between 30 pesos to 55 pesos per tablet iinumin mo ng 6 months. Mahal. Pero yan ang binibigay sa prostate din para hindi maoperahan sa prostate. Iba pang mga home remedy, na mga natural remedy, chineck ko rin maigi, biotin. Alam ko, maraming products may biotin. Meron nga akong vitamins na may 1,000 na biotin. Pero sa meta-analysis ng review of use of biotin for hair loss, medyo neutral. Walang ganong kalaking pag-aaral. Walang ganon. Pwede kayo uminom ng vitamins na may biotin tulad ng mga pagkaing healthy. Pero yung masasabi namin na siguradong gagaling ka, wala po eh. Wala pang lumalabas na magandang resulta. Sa aloe vera, ginagamit din sa maraming shampoo. Ito, marami nagsasabi, maganda daw sa scalp. Baka makatulong, pero yung pinakapag-aaral, wala rin. Walang ganun kagandang pag-aaral. Okay? Walang ganun kagandang. Kung gusto niyo yung mga sigurado, ito mga gamot, maraming pag-aaral. Talagang kumakapal. Pero kung gusto niyo i-try na sa shampoo, wala nang masama. Meron pa nga nagsasabi, lemon eh, lemon juice. Ang lemon, mataas sa vitamin C, anti-cancer, anti-oxidant, anti-inflammatory. Pero para sa buhok, wala rin gano'n nakita. Ang nakita lang nila, pag nilagyan ng lemon yung buhok, mas nagla-lighten yung kulay. Acidic siya eh. So, tayo Pilipino, gusto natin mas maitim eh. So, hindi bagay sa atin. So, inumin na lang ang lemon. Hindi na pinapahit sa buhok. So, kanya-kanya po. Isa din problema, kaya nagkaka-hair loss ay dandruff. Ayan o. Dandruff. Bakit ba nagkaka-dandruff? Maraming dahilan. Diba? Merong dandruff na siguro baka sa shampoo, hindi maganda, environmental change, very oily. Pero may dandruff dahil sa psoriasis. Alam niyo yung psoriasis? Iba naman yun. So, iba gamutan sa psoriasis. Merong dandruff na seborrheic dermatitis. Ang seborrheic dermatitis, isa siyang fungal infection. Oo, may fungus po. Nandito siya, oh, dito siya sa may side. Oh. Dito maraming balakubak. Tapos madalas dito sa mata, dito sa eyebrow. Dito. Kilay. Tapos sa tenga. Sa tenga, minsan dito. Ayan, oh. Pag laging may balakubak dyan, seborrheic dermatitis yun. Papacheck tayo sa derma, minsan binibigyan ng konting antifungal or yung anti-dandruff shampoo, pwede rin yun. Nizoral, salicylic acid, may tar. Basta bili kayo ng kahit anong shampoo. Wala tayong na-endorse dito. Any of these products, salicylic acid, coal tar, selenium, zinc, pyrithione, lahat yan may anti-dandruff properties. Pwede naman itry. Okay? So, dandruff yan ang problema. So, may fungal, may infection. Hindi naman siya nakakahawa. Yan, seborrheic dermatitis. So, yan na po ah. Sana at least alam nyo na yung mga possible na home remedies, yung mga scalp massage, yung onion, fish oil, gusto nyo subukan, coconut oil, wala naman masama. At meron din yung mga tableta na nire-reseta ng doktor. So, papacheck tayo sa derma kung meron kayong problema sa buhok. Maraming salamat po. God bless.